Okay guys, para sa continuation ng ating explanation doon sa transformer. Sa paggamit natin ng transformer at ano ang kahalagahan ng o ano ang function ng transistor. So guys, for example, meron tayong transformer and we have center leg here at saka yung kanyang window. So guys, dito tayo nagti-turns, no? Nagpo-form ng windings. So guys, kapag-aralan natin guys kung paano mag ang function ng transformer at ano yung function ng transistor. So guys, gumagamit tayo dito ng primary coil. So we have primary coil. At yung primary coil natin ay malaki yung gauge. So for example, gumamit tayo ng gauge 14 na wire. So guys, yung turn natin ay yung from one end, nag-turn tayo ng 10, then kumuha tayo ng center top, and then nag-turn tayo uli ng 10, another 10, then nilabas po natin yung end niya. So guys, sa principle ng wire, para maka-create ng electromagnet, dahil napakahalaga po yung electromagnet sa transformer. Yung transformer ay napakaganda aralin kasi kahit wala silang direct contact yung mga wires, pinapasa nila yung power na na-generate dito sa primary, no, sa primary side. Itong primary na ito guys, yung primary dito. Usually ito yung may source, no, nanggagaling sa source natin. At para sa standard natin, ang source natin ay yung battery. So we have the battery 12 volts. Or sometimes ginagamit natin ay 24 volts. So paano ba nagpa-function ng transformer natin? Naitatanong nyo ba na bakit yung kanyang source ay direct current at ang lumabas doon sa output niya, which is yung ginagamit nating wire ay maliit na nga, pero yung power niya pareho pa rin ng na-produce doon sa primary. At bumabawi ito sa number of turns kasi nga maliit yung wire na ginamit sa secondary. Naglamang po siya sa number of turns. So guys, walang direct contact. Yung pagpasa ng power sa kabila ay through induction. So yung induction na ito ay hindi mangyayari kung walang electromagnetism. Simpleng bagay guys na maintindihan natin yung electromagnetism sa battery. Yung maliit na battery guys, may positive side, may negative din tayo guys. So, kung mag-coil po tayo ng wire, then ilabas din natin yung kanyang end. Yung isang end niya ay ilalagay natin sa positive side. And then yung isang end niya ay saglit lang natin ibangga sa kanyang negative side. Saglit lang guys. Sa madali mo lang na idikit sa kanyang negative, nakakaproduce po tayo ng magnet. Kung meron tayong coil of wire, and then nilagyan po natin ng metal ito sa loob ng wire na ito, nakakaproduce po tayo ng magnet. So wag lang nating patagalan yung pagdikit dito sa negative side niya. No? Baka pumutok yung battery natin o di kaya masunog yung wire. So kung malaki yung wire mo, kaya yon ng wire mo. Ang problema, baka pumutok yung battery mo. So guys, para malaman lang natin na makakaproduce ito guys ng magnetic ng magnet, no, magnet, which is tinatawag na electromagnet. So guys, yan yung basis o yung principle na ginagamit din natin dito guys sa transformer. So guys, nakakapag-create ito ng electromagnet galing sa source ng battery natin.
yung source natin ay 12 volts or 24. So guys, ano naman yung function ng transistor? So, pag-usapan natin yung transistor. So, hindi lang ang transistor yung function niya ay mag-amplify. Amplify. May second function pa yung transistor na tinatawag na switching device. Sini-switch niya po. Switch on, switch off. Nang sobrang bilis po niyan. Sobrang bilis na pag switch on, switch off within 1 second. Sobrang bilis po. Kaya yung naririnig natin na sound na create ng transformer, every time na siniswitch on natin, yan ay cause ng vibration. Vibration because of the electromagnet na kinakat off at ino-on. So, nagpo-produce siya ng sound o vibration. So, vibration yun siya. Vibration. So, importante yun guys para makakreate siya ng alternating current. Alternating current. Kasi kung hindi nakakat yung magnetic field, no, alternating current. Pag hindi po nakakat yung magnetic field, hindi siya magkakaroon ng alternating current, o may ibang term na gamit dyan ay pulsating current. Sobrang bilis po yung pag switch on niya ng transistor na halos hindi mo na yan siya mapansin. Dahil parang pareho lang yung andar niya, pero ginagawa niya po yan sobrang bilis. Within a second siguro, pwede niyang i-switch on, switch off ng 50 times within 1 second. Imagine niyo guys kung gaano kabilis yung switching niya in 1 second para makakaproduce siya ng alternating current. Ganun po yung function, isa sa function ng ating transistor. Kaya nakaka-generate siya from direct current, which is from the battery. And then, through electromagnetism, nakaka-create siya ng magnetic field. Yung magnetic field na yun ay kinakat, switch on, switch off ng transistor, na hindi lang amplification yung kanyang kayang gawin, kung hindi pati na rin yung pag-cut off at switch on ng magnetic field. So guys, yan ang nangyayari. So, from direct current to alternating current. So, yan ang kagandahan ng transformer natin at yung transistor. So, the same way, yung MOSFET, no? We have transistor, and MOSFET. So, ganun yung kanilang function. Hindi lang for amplification, but pwede sila maging magsiserve a switch, no? At mga may switching device na sobrang bilis. So yun na yung nalilikha nilang sound, yun, vibration lang yun kasi nagko-cause ng electromagnet doon sa transformer. And then nalaman din natin kung ano yung pinakamagandang gamitin natin na transformer. No? Maliit ba o malaki? No? Depende yan sa inyo guys. Depende sa pagkaintindi nyo ng aking mga paliwanag. Actually, a combination ito ng observation, ng aking experience, at din basic knowledge din sa electrical. So, lahat ng yun ay gagamitin natin kung tayo ay inaaral natin yung isang bagay. So guys, ang akin lang naman ay base sa aking observation, base sa basic knowledge ko, ako nag-iisip din naman na pwede baka makatulong din naman ito sa inyo. Actually, malaking tulong nito sa akin. So yan yung mga bagay na natutunan ko, no? Sa hindi lang sa paggawa ng stunner guys, kahit sa pag-rewind ng transformer. Kung gusto mong gumawa ng
charger. Applicable din ito, guys. Applicable din ito. So, meron tayong number of turns at yung wattage ng transformer, kukonsider natin 'yan. And then yung gauge ng wire combination. So, dapat marunong tayo doon. So, hindi naman mahirap 'yan kasi merong mga table na basihan 'yan, guys. No, marami na tayong pwedeng maging source ng information. Kung talagang gusto natin, magagawa natin ang paraan. So guys, sa muli, medyo dumidilim na tayo at hindi na natin nakikita yung ating sulat. Pero guys, hopefully, makapagbigay nga naman ng kunting kaalaman sa inyo. Masaya na rin ako man na ma-share ko yung mga bagay na mayroon ako. At kung may mga bagay din naman na medyo may katanungan o di kaya gusto nyo talagang hanapan ng pagpapaliwanag pa o clarification, pwede naman kayo mag-comment, guys. Itatry natin na sagutin yung inyong mga gustong itanong. So guys, pansamantala, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking munting channel. At maraming salamat. Good evening.